Nagiginig po ba tayo? Pakinggan nyo itong maigi. Madali lang yumaman ngayon. Kung yung mga hinihinginan nyo, sinibigay mo, mabilis ang pagyaman mo, tandaan mo ito. Mabilis lang, mabilis na ngayon, magamit ni Lord mightily effectively. Pag gusto mo magpagamit, madali ka magagamit ni Lord mightily effectively. At huwag mong hinahamon lagi si Lord na gusto mo nang mamatay. Talaga, mamamatay ka talaga at papalitan ka. At huwag mong laging hinahamon si Lord na bababa na ako, bababa na ako, palitan ninyo ako. I am willing to face the consequence. Huwag mong laging hinahamon si Lord. Dahil saglit lang magpalit si Lord. No one is indispensable. Nagiginig po ba tayo? Kaya ang dapat lagi tayong masunurin. Isang salita lang, one word is enough for a wise man. One word is enough for a wise woman. Isang salita lang, sunod agad. Pag narinig mo yung preaching na ito, paniwalaan mo ito. Bakit pinagpala ng Diyos si Abraham? Man of faith. At si Joseph, huwag mong aalisin si Joseph. He became the Peter of the world. Not just the Peter of Israel, but the world. Genesis 41. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Ay naku, grabe ito. The whole land of Egypt. At alam mo ba noong panahong yun, ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo ay Egypt. Ang pinakamakapangyarihan ngayon sa buong mundo ay Amerika. Pero isang araw babagsak ang Amerika. Aangat ang Russia at ang China. Makikipag-alay sa Arab nations. Titikmain ang Israel. Pero hindi magwawagi. Sapagat mula sa langit, bababa ang Panginoong Hesus Kristo. Kasama ang mga ni-rapture. Papatayin natin sila. Ang tawag doon, Battle of Armageddon. You see, ang pinakamakapangyarihan ngayon, Amerika. Matayon ng Russia ay aangat muli ang kasama ang China makikipag-alay sa Arab nations, titikmain ang Israel. Pero hindi nila tatagunin ang Israel because Israel is a nation of God. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Oh, makinig kayo sa akin, maigi. Anong pangalong bansa ang makapangyarihan ng panahon ngayon? Egypt. And it means ang pagpinuno ni Joseph ay hindi lang sa pinuno ng Egypt, pinuno siya ng buong mundo. At alam mo ba, pakinggan mo itong maigi, ang kung titingnan mo, ang nasa Pharaoh, ang nasa King of Egypt, title na lang. Pero ang lahat ng power na may Joseph. Grabe. Verse 42. Hanggang 43. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. You see? Yung signet ring ng king speaks of power. Eh, naki Joseph na. Title na lang, nasa hari. Lahat ng power, naki Joseph na. Take note. He dressed him in robes of fine linen. Yung mga fine linen na yan, may mga mayayaman na kasubusot niya noong unang panahon. And put a gold chain around his neck. Urong-urong ito nasa neck niya. Tuloy natin ang pagbasa, 43. He had him ride a chariot as his second in command. Second in command siya sa Peru, King of Egypt. Pero nasa kanya na lahat ng power. And people shouted before him, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Grabe. Bob, kunin mo ito. Roger, kunin mo ito. Lahat ng mga nasa ibang bansa, kunin nyo ito. Huwag nyo itong sasayangin. Kunin nyo ito. Pakinggan nyo itong maigi. I'm glad nandito kayo.
bansang Egypt na pinakapangyarihan sa buong mundo. Matanong ko kayo, anong nasyon si Joseph? Anong citizen siya? Ano siya? Was he an Egyptian? No, an Israelite. Isang Israelita. Isang dayuhan. Inangat sa isang bansa. Nakikinig ba kayo? Isang dayuhan na inangat sa isang bansa para maging makapangyarihan sa bansang iyon. Na naging makapangyarihan sa buong mundo. Isip, isip. Eh, hindi naman siya. Hindi naman siya Egyptian. Pero naging makapangyarihan sa Egypt. Ang pag-angat ng Diyos ay isa sa inyo. Egyptian, Indonesian, Indiano, Australian, Amerikano, Canadian, isang araw at ngayon na ipinapailalim na sila sa inyo ng Diyos at magpasalamat kayo sa Diyos. Itinataan sa Diyos ang mga position ninyo from ordinary crew, from ordinary, woman, from ordinary, manggagawa. Makikita niyo ang sarili ninyo. Tinataas ng Diyos ang mga position ninyo. Ano itong nangyayari sa akin? Ano nangyayari na gaganap sa akin? Bakit tumataas ako ngayon? Bakit nagiging madam? Bakit nagiging bossing na ako ngayon? Pag lumalaki, bakit lumalaki na ang sagot ko? Lumalaki na ang kita ko? Bakit nagiging chief na ako ngayon? Sabi nga na isang kapatid. Iba't ibang bansa pinasakop sa akin ng Diyos. Ako ang chief nila. Gumaganap sila sa akin. Pumirma ko ng kontrata sa Pilipinas. Ito lang ang pinirma ko. Pagpunta ko ng ibang bansa, ang laki pa ng kinita ko ron. See? Kunin nyo ito. Actually, hindi talaga para sa inyo. And I'm glad you're here. Kahit dalawa na lang kayo ang makikinig sa akin, I will give my best. Isipin mo, hindi ka lang mag-iiba nila sa ibang bansa. Hindi mo lang itatayo ang kayo, JF, dyan. Itataas pa ng Diyos ang mga promosyon ninyo sa inyong pinagkatrabahuhan. Imposible yung mangyari yung likod ng Diyos. What is impossible with men are all possible with God. Be a man of faith. Be a woman of faith. God can do it. God did it before and He can do it again. Anong meron si Catherine Kuhlman para magpagaling ng mga may sakit? Simple lang. Ginawa na yan ang Diyos doon. Gagawin niya uli kayo. Anong sabi nila T.L. Osborne para gumawa ng himala? Sila Pedro, ordinaryong lingkod ng Diyos lang yan eh. Ordinaryong tao lang yan eh, gumawa ng himala. E di kaya mo rin, kaya rin natin. Yan si T.L. Osborne. Yan ang dapat mo pinapanood sa YouTube. Hindi yung bonggang-bonggang aksyon, wala namang problema na aksyon. hindi si Jerry Ann yun. Ibong-ibong-bong. Bongga-bongga. Higinig pa ho ba tayo? Hindi tayo dapat na-open sa preaching na ito. Dapat natutuwa tayo. Dahil tinuturoan tayo ng tama ito. Isipin mo, tapos sabihin ko lang ang tao mo ngayon, nasabihin mo isang araw, hindi ka nagagawa, mag-uuman ka na lang. Amen! Dahil hindi nais na Diyos na lagi kang pagod. Ang nais ng Diyos, lumigaya at tunay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Isipin mo, mga minamahal, isang istranghero sa Egypt, isang araw second in command, lahat ng power nasa kanya na, nakatawaan mo niyo ako? Lahat subject sa kanya, dumating ang mga kapatid niya. Hindi na siya namukhaan eh. Hindi siya namukhaan. Ang layo na niya. Minsan ganyan ka nung mahirap ka eh. Nung yumaman ka na, ang laki na ng pinagbago mo, kayaman mo na.
Yung kasuotan ko lang at kabuhayan ko lang. Pero ang kababaang loob ko na nanatiling mababa pa rin. Hindi ka na makilala ng mga classmate mo, mga kilala mo ng mga kaibigan mo. Alam mo yung classmate ko na napilyo. Kasama kami pilyo, nahawa kami sa kapilyohan niya. Nung nakita niya akong nangangaral na ako, sabi niya, anong nangyari sa'yo, di ba pilyo ka? Nahiginig ko ho ba tayo? Isa yung Ramon Magsaysay High School na pinupuntahan namin para manghuli ng mga chicks. Pero hindi ako nag-aral niya. Kaya lang, pinatawag ng network of friends, di ba? Network of friends eh. Yung friend mo, my friend. Nakakarating ka sa eskwelahan dahil sa network of friends. Magkita ka sa iyo, marami. Bakit nagbago ka na? Bakit wala ka ng bisyo? Bakit wala ka ng kasalanan? Pwede ka na nag-umoy sa kasalanan? Kung bakit nangiyaman mo nang sagana mo na, bakit umaawit ka sa Panginoon, tumutulungan sa Panginoon? Kung bakit itay-tayo mong gawain ng gawin ng Panginoon niya? At bakit doon sa ibang bansa? Tumaas ang posisyon mo! Grabe! Hello! Sa ayaw mo sa gusto, tingin sa magandang lalaki sa harapan, sa ibang bansa ay tataas ang posisyon mo. Sa ayaw mo sa gusto. Alam mo kung bakit? Taga-KOGF ka, apostolic people ka. Magugulat ka na lang, lumalaki sagot mo. Mga tao na papailalim sa iyo. Alam mo kung bakit? Apostolic people ka, taga-KOGF ka. Taka-taka na. Lahat sila ay napapailalim sa iyo. Alam mo kung bakit nagiging tampon ka sa eskwelahan mo? Taga-KOGF ka, apostolic people ka. At sabihin mo nang malalim, lagi akong top 1, mananatili akong top 1. Kung meron pang mas mata sa top 1, gumunin ko pa yun. Negative 99. We are called not to become tails, but we are called not to become head. Hello! May tama ba na o namamanin niyo ako? Alam mo din mga katabi mo, gets mo ba? Anong meron si Jose? Write it down. If Abraham was a man of faith, Joseph was a man of destiny. A man of destiny. Na naginip siya, sa kanyang pananaginip, nakita niya lahat ng tao lumuhod sa kanya. Lahat ng tao, lahat ng bansay nagpailalim, nagpasakop sa kanya. Egyptian, Indonesian, Indian, malalaking tao. Pero nagpailalim, nagpasakop sa tiglimtuhod siya. Tumiglimtuhod sa kanya. Hindi dahil malaki ang katawan niya. Hindi dahil magaling siya sa taekwondo. O sa tsako. O sa kumbu. Hindi. Dahil sumasa kanya ang Diyos. Amen! Napangilalim lahat kay Joseph ang mga tao. Hindi dahil siya magaling sa taekwondo. Double kick, lion kick, or kung po. O tsako. Napangilalim lahat sa kanya dahil kasama niya ang Diyos. Na naginip siya, isang araw lahat ay magpapailalim sa kanya. Naingit yung mga kapatid niya, nang ginawa ng mga kapatid niya, papatayin sana siya. Pero yung panganay, niligtas siya. At anong ginawa? Binyan talaga siya sa mga Egyptian. Binyan siya ng mga Midyanita sa Egyptian. Pagdating sa Egypt, anong nangyari sa kanya? Wala, naging boy. Boy siya. Tipo-tipan. Boy, as in boy. Pagsabi boy. Pero dahil ang Diyos ay sumasa kanya, anong ginawa niya? Nilagay niya sa puso niya, hindi habang panahon, boy ako. Isang araw naging mayor, Thomas siya ni Potiphar, ay magandang lalaki. Sabi sa kanya ni Potiphar, nasawa ni Potiphar, tabihan mo ako! Sabi niya, no, I am a man of destiny. I always did donut.
do not touch. I am do limitangere, touch me not. Hello, man of destiny. Pag man of destiny ka pala, dapat dumalayo ka sa mga dapat tayuan eh, no? Hindi mo dapat kinuulit, nilalapitan eh, no? Dapat pala nilalayuan eh. Kasi man of destiny. Itaaw pa ko ka rito. Pag man of destiny ka pala, lapitan ka, habulin ka pala talaga eh. Eh dapat pala, layo ka naglayo eh. Tas mina, no limit hunger eh. Donut, I always eat donut. Dunkin' Donut, Mr. Donut, Krispy Kreme Donut, Country Style Donut, all kinds of donut. Ngayon, binaligtad ng asawa ni Putipar, napunta siya sa bilangguan. Pagkita niya ng bilangguan, may letter B preso, letter B prisoner. Pag titinan mo, mabagsak siya, no? Mabagsak siya eh. Ganyang-ganyang misa tayo eh. Naghahangad ka tumaas. Pero nakikita mo sa sarili mo para mabagsak ka. Tama? Inihila ka ng Diablo pa babagsak. Yung Diablo meron niyang crowd mentality. Pero iba si Joseph, a man of destiny. A man of destiny. Naniniwala siya na isang araw, maaarting siya sa kanyang destiny. A man of destiny. At nanaginip ang chief baker, nanaginip ang chief cupbearer. Sabi ni, nag-uusap yung dalawa, hindi nila malaman kung ano yung meaning ng kanilang mga panaginip. Chief baker, chief cupbearer ng hari, ng Pero. Narinig ni Joseph. Sabi niya sa chief cupbearer, ilang araw mula ngayon, makakalaya ka na. Pero paglaya mo, banggitin mo ang pangalan ko kay Pero, the King of Egypt. Wala akong kasalanan, nakulong ako rito. E tama pa ho ba? Sabi naman niya sa chief cupbearer, sa chief baker, ilang araw mula ngayon ipapatawag ka ng ari, pupugutan ka ng ulo. Ilang araw nga nakalipas, pinatawag ang chief baker, pinugutan ang ulo ng Pero, the King of Egypt. Ilang araw na kalimas, tinawag ng chief cupbearer ni Restore sa palasyo. Muling nagtitimpla ng inumin sa hari. Nakatingin nagtimpla ng inumin ng hari. Nakalimutan niya! Sino? Si Joseph. Nakalimutan niya. For 2 years! 2 years! Tingin sa akin, 2 years na natiling nakabulong si Joseph sa loob ng bilangguan. Pero Joseph believed, mukhang ang Diablo may ginagawang hindi maganda sa buhay niya, pinapabagsak siya. Pero naniniwala sa Genesis 50 verse 20, lahat ng putik na hinahagi sa kanya ng Diablo, gagawin itong ginto ng Diyos. Hello? Lahat ng masasamang ginagawa sa kanya ng Diablo, iibahin ng Diyos. Amen? Amen! Genesis 50:20, the devil meant it for evil, but God meant it for good. Romans 8:20, yan ang ibig sabihin ng Aman of Destiny. Halos kahawig ni Abraham, he didn't lose his faith. Hello? Hindi niya inalis ang kanyang paniniwala. Nakikinig ko ako ba tayo? Naniwala siya, isang araw, luluhod ang lahat sa kanya. And after 2 years na naginip ang Pero, walang makapag-interpret. Sabi ng chief baker, o chief cupbearer, ay! Nagkasala ako, nakalimot ako. Nakalimot ako. Merong taong nakapag-interpret ng dream ko, nalimutan ko siya. Sinabi niya sa Pero, makakatulong po ang taong yun sa inyo. May interpret niya ang dream ninyo. After 2 years, pinatawag si Joseph sa loob ng bilangguan. At yung binasa natin sa Genesis 41, yun na yun ang nangyari. Na-interpret lahat ni Joseph ang dream. At hindi lang na-interpret ni Joseph ang dream,
sinabi niya ang solusyon. At ang sabi ng King of Egypt, yamang na-interpret mo ang dilimata ng mong solusyon, ikaw na ang papakalawa sa akin. Amen? Nagkikinig ko na tayo? Ganyan ang gagawin ng Diyos sa inyo. Gagawa ang Diyos ng paraan para kayong nasa ibaba ay maitaas ng Panginoon. Yamang taga kayo, GMP Apostolic People Group, number one, mahal na mahal nyo ang Diyos. Amen? Priority nyo ang Diyos. Alam niyo, bless ako sa mga kapatid natin ito eh. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, they are giving their first fruits. Yes, first fruits, as in first fruits, first fruits. They are giving their tithes and offerings. Sino ba ang gusto natin sa pag-multiply, di ba? Di ba yung mahal ang Diyos? Ang natutuwa ang Diyos na nag-multiply yung church nila ng mga lugaw. Dahil maraming lugaw eh. Pero mas natutuwa ang Diyos kung tayo ang nakakapag-multiply ng mga nilag at mga bulalong, mga patsoy. Mas natutuwa ang Diyos. Ibukan nyo nang wala alam yung Mother Roger at Mr. Cherian. Nag-multiply yung church nila.